pastorally. So ito po yung napansin ko na during these times that we all need is our relationship with the Lord. Can I hear an amen? Amen. Amen. So sa mga nagdaraang mga araw, can you ask yourself, how's my relationship with the Lord Jesus? Can you assess yourself, how's my relationship with God? Sabi nga po, ang relationship natin sa Panginoon is like every day is an encounter day with the Lord. Naaalala niyo po ba nung araw na naranasan ninyo, naramdaman ninyo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa inyong buhay? So every day is like a fresh encounter with the Lord. Sabi nga, huwag po natin kalimutan na ang relasyon natin sa Diyos. Yung sabi nga, magunaw pa ng mundo, it's still between you and the Lord. At ang relasyon mo ay susubukin, masusubok. Amen? Yugugin mo nga yung katabi mo, how's your relationship with the Lord? Amen? So sabi nga doon sa Matthew 6 verse 6 to 7, sabi doon, our relationship with God should be personal. Sabihin mo, personal po itong relasyon natin sa Diyos. Hindi po pwede na, ay isimba mo na lang ako, ay ipanalangin mo na lang ako, ay i-ano mo na lang ako, i-worship mo na lang ako. It should be personal. Sabihin mo nga po, personal. Personal po ito. It has to be you. You have to do your you part in the Lord. Na yung whatever you do, diba? Pag meron kang kaibigan, you have this closeness. Same thing then with the Lord. When you have a relationship with the Lord Jesus Christ, alam mo yung intimacy mo sa Diyos. Yung hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya. Yung hindi ka mahihiyang mag-share ng alaman ng puso mo. Na hindi ka maatagido. You will not feel ashamed or you will not feel guilty of coming into the presence of God. Sabi nga po, sa Matthew 6 verse 6 to 7, sabi, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard from their many words. Amen? So sabi nga po doon, when you pray, pray personally. Pray personal prayers. I-pour out sa Lord. How many of you here have struggles in your relationship with God? Yung nahihirapan kang lumapit sa Diyos. Okay, be honest. Minsan, inatamad ka mag-pray. Minsan, but the Lord wants us to come to His presence. The Lord is drawing His people to come into that intimacy. Amen? 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 So when you pray, sabi nga dun, go into your room. Go into that secret place. Alam niyo po pag sinabi natin secret place, it's where you and Jesus meet. Amen? It's where you open up your heart to the Lord Jesus. It's where you have decided that, Lord, I need your touch. I need your Holy Spirit. I need your presence. I need you to fill me. Amen? I need you to minister to my heart. Kung ano man ang mapagdaranas na, whatever you're facing right now, whatever it is, only God knows. Amen? So God is a personal God, is a relational God who wants to His children to come into His presence, who come to Him. Bago ka pa, ano tawag dito? Bago ka pa magsabi na hinain mo sa Diyos, He already know what's inside. Amen? And sabi nga doon, our relationship with God must be our priority. Sabihin mo nga sa katabi mo, our priority. Our priority. Sabihin mo nga, when you wake up in the morning, what's your top priority? Nagagawa niyo ba nung pag-gising niyo sa umaga, oh, good morning, Jesus. Sino pong nag-good morning sa Diyos? Amen. Amen? Sino po ba? Nagagawa niyo pa po ba yung good morning, Holy Spirit? Amen. Amen? Amen? So, it's our top priority. You know, when you have God in your heart, when you have Jesus in your heart, all things will flow smoothly. Alam niyo, pag tinanggal niyo si Kristo sa buhay niyo, alam niyo, ang hirap, di ba? Para ang ganit. And in this time, God wants to strengthen our relationship with Him. Sabi mo sa katabi mo, God is drawing near. Sabi nga that the time is near. Malapit na po ang, you know what, alam niyo, the times are different. Iba na yung panahon ngayon. Sino nakakaramdam ng panahon ngayon na we are in? The era that we
we are in. Na somewhere, nangangapaka, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. You'll never know, magkaroon na pala ng gera. You'll never know, mayroon palang scarcity sa food. You'll never know, magla-lockdown pala. You'll never know. But when you have Christ in your heart, when you have Jesus in your heart, you will never feel, in ano that tawag ito, you will always feel that security that when you have Christ, alam, ligtas ka. You know? You have that security that you will not worry about things. Sabi nga, heaven and earth will pass away, but His words will remain forever. Alam mo, mawala man ang lahat, huwag lang si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, mawala man lahat sa buhay mo, huwag lang si Jesus. Sige, sabi mo sa katabi mo, mawala man lahat. Mawala man yung pride mo, mawala man yung sama mo ng loob, yung galit mo, huwag lang si Kristo. Peace lang. Amen? Amen? Sabi niya, it's our top priority. Kaya sabi mo sa katabi mo, your goal in your life right now is to strengthen your relationship with the Lord. Sino dito nagkaroon ng best friend na more than 5 years na? Sige po, huwag po kayo mahiyang, lumaas ng kamay niyo. Sino dito nagkaroon ng best friend na more than 5 years na? How's your relationship with your best friend? Going stronger, right? Amen? The more you get to be closer with that best friend, the more na makikilala mo siya. Same thing then with the Lord. Whatever flaws you have, that does not hinder you to come into the presence of God. Because in God's presence, He perfects us. Amen? In God's presence, sabi nga, by glory, from glory to glory, God is perfecting us. God is changing us. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, our relationship with the Lord Jesus is our top priority in life. Amen? Sabi nga, God, if you have your Bibles, let's open sa Matthew 18, verse 20. Sabi nga, God, for where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. You know, we believe that God is raising up ang tao dito, house churches. Pakisabi nga po, house churches. House churches. Sino po dito patan ng life group? Amen. You know what? I am believing in my spirit that the book of Acts 2 will come to pass in our time. Amen. That the book of Acts 2 will have a second version in our generation. Amen. And it will take place sa ating mga life groups, sa ating mga house churches. God, alam niyo po, ang purpose ng encounter is to empower you. Sabi mo sa katabi mo, is to empower you. Is to equip you. Para maging mature ka, maging strong ka, because God wants to build that alam niyo yung house churches, yung mga life groups na, yung katulad sa panahon ni Pedro, sa panahon ni Peter, that when he walks, ang anointing na pakataas. When he prays for people, lahat ng may mga sakit, bumadaling. I want to see that in our generation. Amen? Kapag nag-lay hands ang 13 years old, sino dito 13 years old? Meron, 13. 13? Ayan. Pag nag-lay hands ang isang 13 years old sa isang may sakit, that person will be healed. Amen? Amen? Pag nag-lay hands ang 72, meron ba din yung 72, 73? Meron dito? Mga ano natin, mga dual citizens? My God! We're believing that whatever age that you are in, you belong to this era, God is able to use you. Sabi mo sa katabi mo, God is able to use you. God is able to use you. Amen? I'm believing that gusto kong makita in our generation. Sabi mo, this is our generation. This is our generation. We should fight for our generation. We should fight for our generation. Amen? Ang dyan na ang anointing ng Lord, binubuhos na. Time after time, every day, it's fresh. Sabi na doon, the anointing of God is fresh. The presence of the Holy Spirit in our lives is fresh. Every day, bawat araw, may ilalagay siya sa kamay mo. Sabi mo, nasa mo kamay mo? Itaas mo yung mga kamay mo. Your hands. Kung alam mo lang yung value ng kamay mo, that hand represents the hand of God in your life. That hand knows the power of God in your life. That hand flows the anointing. Itaas mo yung kamay mo, sabihin mo. You start to declare it. Come on. You start to declare it. Oh, close your eyes. Come on. You start.
Do you believe that Jesus is in this house? Amen. Do you believe that Jesus is flowing in this house? Amen. Do you believe that the power of the Holy Spirit is flowing in this house? Amen. Amen. And that power will manifest in your life. That power will manifest in your life groups, sa inyong mga workplaces. Amen. It's about time that we move in God's power. It's about time that we move in the flow of the Holy Spirit. Amen. And I pray sa bawat isa sa atin that we will have that discerning heart, that anointing to discern the times and the hour na kung saan yung spiritual realm, yung plano ng Lord sa bawat isa sa atin na hindi tayo maging stagnant. Amen? Amen. Gusto ko makita na sa house of power natin na yung power ng Holy Spirit babagsak. Na whenever you pray, na yuyug-yug ang kalangitan. Amen? And know the enemy has no choice but to let go. Let go of those bondages, those strongholds in our city. Amen? In our nation. Amen? Kung magpagamit ka, you are so powerful. Kung alam mo na, if God can open your spiritual eyes, makikita mo yung apoy na naliliyab sa spirito mo. Amen. Sabi na sa katabi mo, there's a fire burning inside of you. There's a fire burning inside of you. Amen. Naliliyab ka. Nag-aapoy ka sa Panginoon. Amen. And you need that fire. Pag nagsasalita ka, when you open your mouth and speak the word of God, there is power na lumalabas sa bibig mo. Hindi mo lang alam. Amen? Amen? But when you see it in the spiritual realm, na pag lumabas ka na, declare ka ng word of God, I declare the word of God that you will be healed and the sick shall be healed. Makikita mo lahat ng mga anghel gumagalaw when you command. Amen? 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 So this is the time, sabi ko sa katabi mo, huwag kang uupo lang. Sa ating life group, huwag kang expectator, yung alam mo yun, malunood ka lang. But God called you because you are part of this generation. Amen. Sabi ko sa katabi mo, you have a role to play. Amen. Alamin mo kung anong gifts ng Holy Spirit sa buhay mo. Alamin mo kung anong giftings, talents na nilagay ng Lord sa puso mo, sa buhay mo. Because that talent, hindi lang na nilagay ng Lord basta-basta dyan, but it has a purpose. You have a purpose. Gagamitin ka ng Lord. Amen? Amen. Depende sa iyo kung anong level ang commitment mo sa Diyos. Amen. 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 Sa mga worship dyan, yung talagang you have the passion to worship the Lord, to praise Him, magpagamit ka na. Sayang yung boses mo. Amen? Amen. Marunong kayo kumugtog, kumanta, sumayaw, pagamit mo sa Lord. Amen. Amen? Amen? Yung hindi mo katabi mo, sabi mo, wake up! Wake up! Wake up! Amen? Sabihin mo, yung hindi mo sabihin mo, you have that fire of the Holy Spirit sa buhay mo! Amen? Amen! Ako, makita mo lang yung sarili mo na naliliyab ka, Diyos ko. Gagalaw ka, hindi ka mapakali, tatakbo ka, tatalon ka, sisigaw ka, hindi ka mananahimik. Tama ba? Pag ikaw hindi po ng Panginoong Diyos, talagang gugulong ka sa apoy ng Panginoon. Amen? And you will run with fire. You will run with anointing. You will run dahil kasama mo Holy Spirit. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, let's reach out. Sa lahat ng mga kakilala mo, panahon na, sino din ang magandang encounter? Amen. Yung mga tao na walang Kristo sa puso nila, we all know kung saan sila pupunta. Amen? Amen? So God has given that anointing. Kahit mag-encourage ka lang, you never know God is working in their hearts. God is doing something in their hearts. Hindi mo alam magsusuicide na yung mga kausap mo, nagpupol sa depression, may mental problem na pala. Amen? And God's gonna use your mouth. Magpagamit yung bibig mo. Allow God to use your mouth to be a mouthpiece sa ating generation ngayon. Amen? Amen? Because we are gonna be living that in this house, those five gifts of the Holy Spirit, the apostle, the prophets,
the evangelists, the pastors, the teachers. It's about time. God is looking for that person who is available for Him. Ang tanong, available ka ba? Sabi mo sa katabi mo, are you available for God? Available. Ano sagot? Amen. 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 So, tandaan mo yung katabi mo. Tandaan mo yung mukha ng katabi mo. Sabihin mo, it's my responsibility to pray for you. And it's my responsibility. Na kapag nawala ka sa simbahan na to, I will follow you up. Tawagan kita. Pupunin kita. Papanalangin kita. But you will not fall away from the presence of God. Amen? Amen? We are our brother's keeper. Yung katabi mo yan, siguraduhin mo na hindi yan mawawala, mawawalay sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen? And that's what I'm going to leave to you behind. You know that the fire ng Holy Spirit na nagsusustain is our relationship, our love for the Lord, our communion with the Lord, our commitment to the Lord Jesus. Amen? Hanggang sa huli, be faithful unto the Lord. Amen? Whatever man ang mangyari sa'yo, mahirap pa ng kapagdadaan at pinagdadaanan mo ngayon, be faithful because you will have your reward. Amen? Amen. Pastor Rolly, you have something to say? Amen. So, it's our responsibility na talagang alagaan natin. Sabi mo, alagaan mo. Alagaan. Yung anointing. Alagaan mo yung presence ng Lord sa buhay mo. Na hindi mawala. Kung alam mo yung sa panahon ng mga Israelites, they have the spirit of ikabod. That hindi nila napansin that the presence of God departed from them. Let's learn from that lesson. Ayaw natin mawala sa presensya ng Panginoon. Amen. 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 Pastor Rocky? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan natin ang pagpalakpak sa Kanya kasi Siya po ang nagpapagaling, Siya po ang nagpapala, Siya po ang nag-iingat sa bawat isa. Siya po ang nagbibigay ng wisdom. Siya po ang nag-iingat din, nagpapala sa family, sa mga mahal sa buhay. Lahat po ay ginagawa ng Diyos dahil mahal niya ang bawat isa. Amen? Wala ni isa na hindi minahal ng Diyos. Lahat po ay binayaran niya ng kanyang dugo para lang maisalba ang bawat isa. Para ang bawat isa ay mabigyan ng papapala, provision. Lahat-lahat ay maganda ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Kailan malaman, ang sinupang hindi nakakaalam, kailangan malaman mo na ang bawat isa ay malaga sa Panginoon. Minahal niya mula pa umpisa. Amen? Kahit ang inyong mga magulang o mga mahal sa buhay ay minahal ng Diyos. Amen? Lalo pa kaya kung kayo ay maglingkod at magtiwala sa Kanya. Amen? Ni isa sa inyo ay walang mapapariwara. Amen? At ang words ng Lord, ang salita niya is perfect. Amen? Sa Psalms, sa Psalms 18, verse 30, sabi rito, God, His way is perfect. Amen? Perfect. Walang hindi biro. Talagang totoo. Lahat ng pangako niya rito ay totoo. Amen? Ang sino naman nagbubukas ng salita ng Diyos, lahat na makita mo dyan ay totoo. At gagawin ng Panginoon kapag ay gagawin mo rin. Amen? Kapag nagtiwala ka sa Diyos, ay gagawin ng Diyos ang totoo para sa buhay mo. Kaya pag naglingkod ka sa Lord, kailangan totohanin mo. Amen? Huwag mo biruin na parang baliwala lang. I really thank God sa buhay ng mga team nito na kung saan yung time nila, yung effort nila to serve the Lord. Malalayo man ang lugar, pero praise God. At doon sa mga
nasa online, may nasa online. Ang nasa online, lahat kayo na kung saan nagpapagal sa Diyos ay gagantay palaan niya. Amen? Ang sino man nagbibigay ng time para sa Lord, bibigyan ng panahon ng Diyos at time din para kayo ay pansinin ng Diyos. Amen? Ano man ang kailangan nyo, kayo ay pakikinggan ng Panginoon. Amen? That's why I encourage everyone, huwag nyong laruin ang pagtiwala nyo, pagmamahal nyo sa Panginoon. Kung maglingkod ka ng totoo, amen? Amen? Kasi siya ang nakakaalam sa buhay mo. Amen? Hindi mo alam kung anong future na mangyayari. Kahit ikaw pang matalino na tao, kahit ikaw pang magaling ganyan, kahit ikaw pang meron, may sinasabi, o may can afford lahat, kaya mo lahat bibilin, one day, hindi mo alam kung ano mangyayari kapag pinakatiwalaan mo ang lahat na yan sa buhay mo. At hindi ka nagtiwala sa Diyos, one day, makita mo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Amen? Amen? That's why everything sa buhay natin, habang tayo nabubuhay, wala tayong gagawin, kundi i-focus natin ang sarili natin sa Panginoon. Number one, hindi lang puro sa mga sarili natin o ari-arian natin, yung mga bagay na kung saan na pre-provide ng Diyos o sa mga anak natin, sa mga apo natin. Masigit na lamangan mo, pansinin ang Diyos na kung saan gumawa ng kabutihan sa buhay mo. Amen? Ang iba ay binigyan lang ng apo, binigyan lang ganito, ari-arian, property, lahat-lahat. Blessings after blessings. Pinromote ng Panginoon. Pero ano lang nangyari? Nakakalimutan nila ang Diyos na siyang nag-umpisa, nagbigay ng lahat. Amen? That's why you need to balance your life. You kailangan balansehin nyo ang buhay nyo kung pwede lang lamang ang Panginoon. Narinig ko nung last Sunday, sabi ni Pastor May, Seek ye first. Ulitin ko, seek ye first the kingdom of God. And ano unahin? Ang kingdom ng Diyos. And all those things, ang lahat na inaasam-asam mo, dinidesire mo, gusto mong pangarap, gusto mong mangyari sa buhay mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga gusto mo na madarating sa buhay mo, will be added unto you. Amen? Idagdagan ng Panginoon ang lahat na yan. Pero, mayroong patakaran sa Word of God, kailan unahin mo siya. Seek ye first the kingdom of God. And all those things, kahit hindi mo pa hinihingi, ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya kailangan, pag nagtiwala ka sa Lord, tutuhanin niyo po. Huwag niyo laruin ang Panginoon. You just come, and then pag labas ay wala na. Hey, ang buhay natin sa mundong ito ay saglit lang. Ulitin ko, ang buhay natin dito sa mundo ito, praise God, makaabot ka ng mahabang buhay. Amen? Praise God, ay pinagpala ka ng Diyos. Pero, kapag ang puso mo ay itinuon mo sa Lord, na walang pag-alinlangan, walang reservation sa buhay mo, you will see the goodness of God over your life. Amen? Makita mo ang kabutihan ng Panginoon. Amen? If you serve the Lord with your time, sa oras mo, makita mo, God will reward you. Uulitin ko, God will reward you. Huwag ka magmadali na gantipalaan ng Panginoon. Wait in a proper time, wait for the timing of the Lord, and you will see His love sa buhay mo. Amen? Kailan siya po ang pagtuunan natin. Lalo na sa panahon na ito, siya po ang pagtutuunan natin ng tiwala natin sa buhay.
Kasi we will never know, hindi natin alam kung ano ang kasunod. Itatanong ko kayo, alam niyo ba anong kasunod sa buhay niyo? Alam niyo ba kung anong mangyayari sa sunod? Nobody knows. Yung biglang lindol doon sa ano, naku, grabe. 7.1 the earthquake. Walang nakakaalam. Kahit mayaman, nasisira ang kanilang mga lugar. Ang kanilang mga property pinag ano. We never know. Namamatay, maraming na ano. That's why I tell you, if you serve the Lord, serve with all your heart, mind, and body, soul. Amen? Amen? Kasi siya lang nakakaalam. Alam niya kung anong mas mabuti sa iyo. Alam niya kung anong gantimpala sa iyo. Amen? Do not put God in a second place. Amen? Ilagay niyo ang Panginoon. You need to be serious in serving the Lord. You need to give everything to God. Kasi susuklian ng Panginoon. You cannot, hindi mo pwedeng lampasan pa ang itatanim at ibabalik ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya mo ba tumbasan? Kaya niyo tumbasan ang ibabalik ng Diyos sa inyo? No. Sometimes, they put God in a second place na kung saan, dyan ka lang Lord, unahin ko muna ito. Amen? Maraming ganong Kristiyano na kung saan ay hindi ginagawa yon. Pero if you put God first in your life, makikita nyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Hindi kayo mapapahamak. Yeah. Minsan, there's so many challenges sa buhay natin. Nandito pa tayo sa mundong ito. Amen? Maraming pagsubok, maraming problema. Maraming problema sa asawa, problema sa anak, problema. Lahat. Problema sa school, problema sa teacher. Lahat. Problema sa trabaho. Maraming problema. Amen? Kaliwat kanan, problema. Kasi nandito pa tayo, maranasan natin ang lahat ng. The enemy is still alive. Because the enemy, he came to kill, to destroy you. Amen? Manguwasak, pumatay. Amen? That's why you need to be alert. Everyone must be alert. Amen? Hindi yung papatay-patay. Amen? You need to give the best for the Lord. Amen? Pwede ka saktan ng kaaway. Pwede kang pahirapan. Pwede kang bigyan niya ng problema, mabigat na pagsubok. Pwede ka niya bigyan ng sakit. Nakumisan, sabi ng doktor, ay wala ng pag-asa. Lahat ay gagawin ng kaaway para hindi matuloy ang kalooban ng Diyos na napakaganda sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen? Pwede saktan ang iyong mga mahal sa buhay para hindi ka na maka-out of focus ka. Pwede niyang pahirapan. Pwede at tanggalan ng trabaho. Lahat ay gagawin niya para i-discourage ka, manghina ka, apakan ka, na parang wala nang pag-asa. But if you trust the Lord, one day, hindi tatagal, ang mga pagsubok mo yan, challenges sa buhay natin, one day, ibabangon ka muli ng Diyos because you love the Lord, because you serve the Lord, you are honest to Him, because you are serving Him with all your heart. Amen? Pwede manakit ang kaaway. But you are special in the eyes of God. Mahalaga ka sa buhay ng Panginoon. Amen? Wala ni isa rito na baliwala sa Panginoon. Lahat po kayo ay special sa harapan ng Diyos. That's why you need to serve the Lord with all your heart, with all your mind, and body, and soul. Amen? Para kung ano man ang mangyari, ay wow, praise God. Nakikita ng Diyos, yung anak ko na yan ay hindi patuloy naging tapat sa akin. Hindi ko papabayaan yan. Hindi ako magkukulang sa kanya. May sakit siya pagagalingin ko. Amen? Ganun ang Diyos.
Kung hindi mo pa sa kilala masyado, you need to start right now to know Him more. Because Siya lang ang pag-asa, Siya ang kagalingan, Siya ang provider, Siya ang blesser sa buhay natin. Amen? Lalo na mga next generation, huwag niyo laruin ang paglilingkod sa Diyos. Be serious in serving the Lord. Give your time, give your heart. Amen? Kahit sa anong paraan. Kasi nakikita ka na tatay mo sa langit kung ano ginagawa mo dito sa lupang ito. Amen? Walang nakatago. Kahit ano pa ang gagawin mo na sekreto, ano pang gagawin mo na kung saan ikaw lang nakakaalam, walang nakakaalam, tagong-tago, alam ng Diyos yan. One day, maniningil yan. And whatever you sow, you will reap it. Press down together and running over, aawas pa at sobra-sobra pa ang aanihin mo sa buhay. Amen? But if you will serve the Lord, you will honest, you love Him with all your heart. Kahit hirap na hirap ka, kahit wala ka ganito, wala kang ganito, wala kang finances. God knows for that because dadaan ka muna sa testing bago niya ikaw bibigyan at i-release ang panibagong pagpapala sa buhay niyo. Amen? May pag-asa ang buhay. Amen? Huwag ka mawala ng pag-asa. Kaya magkumahaw ka, magsikap ka. Amen? Kasi ang nagsisikap kailan pa man ay hindi iiwanan at pabayaan ng Diyos. Amen? Praise God, naramdaman kong init. Pero alam nyo, mas mainit sa impyerno. Amen? Mas mainit sa impyerno. Dito lang yan. I really thank God. Maraming pangako ang Diyos sa buhay natin. Grabe. God's ways is very perfect. Sa Psalms 91, because you may have made the Lord by repute, the Most High, your dwelling place. Kasi ginawa mo na kung saan pinakatiwala mong buhay mo, umasa ka sa Diyos, ano man nangyayari, may pagsubok man sa buhay mo, may problema, dahil ang tiwala ka sa Lord. Sa verse 10 sabi niya, no harm will come to you. No plague will come near your tent. Praise God, hindi ka mapapahamak. Amen? Hindi ka mapapahamak. Walang ni isa sa inyo mapapahamak. Basta tama lang ginagawa mo. Amen? Tama lang ang ginagawa mo sa kapwa mo. Huwag ka lang mangape, huwag ka lang magsalita ng pangit sa kanya. Kasi susukatin ng Diyos anuman ang lumabas sa bibig mo, sa kapwa mo. Amen? If you sow prayer for them, if you sow blessing to them, you will reap it. Amen? Mag-aani ka. Amen? Pag nanalangin ka sa kanya, that's why sa lahat nagpipray, doon sa mga tao nagpanayin, magpanalangin, someday God will reward you. Hindi naman ako mag-reward sa inyo eh. Kasi ako, bibigyan din ng reward ng Diyos. Amen? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang sukatan pagdating ng araw. God will measure everyone's heart, lalo na sukatin niya anuman ang nakalagay sa puso na yan. Walang nakatago sa puso na yan. Lahat yan ay parang exhibition sa harapan ng Diyos. Amen? I tell you, we cannot hide from God. And we cannot fathom the mystery of God unless you seek the Lord. Go deeper. Malalim pa. Malalim ang pag-ano mo sa Kanya. Someday, because He loves you, He will reveal. God will reveal the secret of His kingdom. Paano mo, kung ano siya sa buhay mo. Amen? That's why hindi mo makita yan. Bakit? Kasi mababaw ang itinatanim mo sa Lord. Amen? Pero kung malalim ang itatanim mo sa Panginoon, malalim din ang aanihin mo.
Amen. Marami kang, maraming ipapakita ang Diyos sa iyo. Pag marami kang itinanim sa Lord, marami din ikaw aanihin. Amen. Alam mo, marami minsan naghihinayang magpanim sa Panginoon. Huwag ka magbilang. Amen. Huwag mo bilangan ng Diyos. Kasi ang aanihin mo ay sobra-sobra din. Amen? Sobra-sobra. Huwag kang magbilang sa time na itinanim mo sa Lord. Kasi sobra-sobra na din ay babalik ng Diyos. Huwag mo lagyan ng reservation ang puso mo na yan. Dahil ipakita ng Diyos ang kabalaghan niya kung paano ka pagpapalain ng gusto. Amen? God will increase your wisdom. Amen? Mga young generation, mga kabataan. Noon, hindi nyo gaano kilala ang Panginoon. Pero dahil nakilala nyo unti-unti ang Lord, I challenge every one of you. Seek more the face of God. Amen? Hanapin nyo ang kanyang mukha. Kasi nandun ang lahat na sekreto sa kanyang kaharian. Amen? God is alive. Hindi patay ang Diyos. Alam mo minsan okay lang. Simba lang ko, okay lang. Pero hindi mo alam. If you are true to God, He is very true to you. Totoo ang Diyos. Amen. Siya nagpapagaling. He is the same yesterday and forever. Amen. Siya pa rin hanggang ngayon. Walang nagbabago. Hindi nagbabago ang puso niya. Ang pagmamahal niya. That's why people, bawat isa ay minsan kailangan niyang gisingin to seek Him more. Amen? Siya ang Diyos na alam niya ang lahat na buhay natin. Amen? Oh, hallelujah. Sabi sa verse 11 sa Psalms 91, "For He will give His angels order concerning you, to protect you in all your ways." Amo, minsan, pwede ka na mapahamak sana Pwede ka na madisgrasya sana. Pwede ka na ikakamatay mo na ang sakit. Pwede mawala na ang mahal mo sa buhay. Lahat yan ay pwede. Pero sabi ng Panginoon dito, because you serve Him, because you have made the Lord your refuge, sabi niya, uutosan niya ang kanyang mga anghel. Amen? Uutosan niya, hindi lang maliit na anghel, malaking ang anghel. Kaya kailangan malaman niyo kung sino mga anghel niyo. Amen? Amen? Kailan alamin niyo, kala niyo, anghel ang pangalan lang yan . Pero if you know the Lord, ipakita niya sa iyo. Amen? Ipakita niya sa iyo kung ano ang mga assignment ng mga anghel sa buhay niyo. Amen? Amen? Huwag ka lang gumawa ng compromise. Huwag ka lang makapaglukuhan. Amen? Huwag ka lang magtago sa dilim kasi may expose yan. Amen? Maliit na bagay na itago mo sa dilim, i-expose ang Diyos. Amen? At kasunod dyan, talagang matindi ang mangyayari. Amen? Praise God. Gabi, to protect you, iingatan kanya sa lahat mong lakad at lahat mong gagawin. Amen? Ang Diyos mag-iingat sa iyo. Hindi yung magulang mo mag-iingat sa iyo. Kasi sila, dahil sa panalangin mo, iingatan din sila. Mga magulang, hindi lang yung mga anak nyo, ang susunod na generation. I'm talking not only the generation, but also to the parents na kung saan ang mga anak nila nandito. Ang mga magulang, wala minsan. Hey, ang anak nyo balang araw, ang siyang pagpapalain ng gusto. Dahil nagtitiwala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos.
Kaya magulang, gusto nyo mabago ang buhay ninyo. Gusto nyo mabago ang pananaw nyo, makaroon muli ng panibagong vision. Ibalik nyo ang totoong pagmamahal nyo sa Panginoon. Ibalik nyo ang totoong ang tiwala nyo sa Diyos. Amen? Kasi sabi ng Lord, kapag lahat ay sama-sama nagtitiwala sa Kanya, ang buong household ay Kanyang pag-uunla rin. Amen? Uunlad kaysa dati. Noon wala, pero dating araw ay uunlad. Amen? Meron ka, pero dating araw, lalo ka pang makakaroon. Amen? Ganun ang Diyos. Very practical. Kaya you need to choose. Pili ka. Piliin mo lang yan kasi nasa iyo yun. Amen? Pili ka kung anong gusto mo mayari sa buhay mo. Pili ka kung anong gusto mong aanin. Amen? Pili ka. Ikaw yun. Praise God. Sa verse 12, sabi rito, they will support you with their hands so that you will strike your foot against a stone. Hindi ka madadapa, hindi ka matalisod, hindi ka mahulog, hindi ka madisgrasya dahil ang Diyos mo ang pinakakatiwalaan mo ng buhay mo. Amen? Praise God. Grabe, ano? Sabi sa verse 13, grabe, kahit mga leon, grabe. Lagi ko narinig to eh. Kahit na mga ahas, maraming mga ahas yan, pero huwag kayo matakot sa ahas. Dapat, pag nakita kayo na ahas, silang matakot at aalis sila. Amen? Yeah, makamandag sila, pero if you know the secret of the power of God, and you will see, makita nyo kung paano ang kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Verse 14, because He is lovingly devoted to me, I will deliver him. Dahil ikaw ay totoo na nagtitiwala at nagmamahal at naglilingkod sa akin ng may katapatan, I will deliver you. Makikita mong pagkilos sa Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil ikaw ay totoo, dahil ikaw ay nagtitiwala ng buong puso, wala kang pinakatiwalaan, kahit na anong abilidad mo, kung di sa Diyos ka nagtitiwala, makita mo ang Diyos mismo ang kikilos sa buhay mo. Amen? Kahit napaka-imposible. That's why the Word of God is perfect. Amen? I will exalt Him. Itataas ko siya because He knows my name. Itataas ko siya, bibigyan ko siya ng honor, bibigyan ko siya ng parangal, bibigyan ko siya ng pagpapala, bibigyan ko siya ng desire niya, sobra-sobra ang ibibigay ko, iba ba gagawin ko? Dahil pangako ko sa Kanya yan, dahil kubinad ko sa Kanya, na kung saan. Dahil alam niya ang pangalan ko at nagtitiwala siya sa akin. At hindi siya nagtitiwala sa akin kaya sa Kanyang kayamanan, sa Kanyang abilidad, sa Kanyang kung saan promotion siya, kung saan tugatog na siya ng tagumpay. Alam mo, marami din ang nasa silaw din sa ano eh, sa ano pag itinaas na. Marami din ang nasisilaw doon. Alam nyo, dito lang sa lupang yon, Shiloh, dito lang sa lupa yon. Amen? Ang malaga someday makaharap mo ang Panginoon. Ano man ang success mo dito sa lupang ito, bonus lang po yon. Ano man ang pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo, bonus lang yan. Amen? That's why ang susunod ni Iberasyan, I heard from Iris na kung saan powerful na mga susunod na henerasyon na kung saan pagkakatiwalaan ng Diyos ng mataas na kapangyarihan o anointing sa buhay nila kapag sila ay naglingkod at nagtiwala sa Diyos at nagpagamit sa Diyos. Amen? Kahit mga nanay man kayo, pwede kayong gamitin ng Panginoon. Pero kapag ang nanay ay doon sa kapitbahay, ay hindi niya pwedeng ipagkatiwalaan yan. Yung bibig mga ano, hindi niya pwedeng pagkatiwalaan yan. Amen? Pagkakatiwalaan niya
yung mga tao, ang mga iniras, ang mga kung sino man na kung saan tapat sa Panginoon. Amen? Amen? God is true to His words. Oh Lord, thank you. Sabi pa ng Lord sa verse 15, when He calls out to me, I will answer Him. Kapag tumawag ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon, pangako iya sa verse 19, kapag tumawag siya, kapag nagtiwala ka sa Diyos, sabi ng Panginoon, I will answer Him. Hindi bulag ang Diyos at bingi. Amen? Kailangan, you need to know that. Ilagay mo sa tainga mo. Hindi bulag at bingi ang Diyos. Amen? Pero gawin mo lang ang sinasabi ng Word of God. Amen? Huwag mo lang baliwalain. Sabi niya rito, I will rescue him and give him honor. Grabe, no? Ililigtas ka ng Diyos. Kahit ano pang nangyari, binangga ka na pero wala ka pa na rin nasaktan. Nakayupi-yupi ng sasakyan mo pero buhay ka pa rin. Amen? I really thank God. Nung nasa, kasama ko yung mga elders natin. Yung mga elders natin na mula itinayo ang simbahan na to, nandyan sila. Pumunta kami sa Bicol. Kala ko, malalim ang bangin na ulugan namin kasi talagang mamamatay na kami nito. Ito nakatapusan namin yata. Mandal pang sasakyan. Baka pagka nataon ito, pagka kunting spark, puputok ito. Pero God rescue us. God deliver us. Iba sa inyo, nakita nyo kung paano kayo iligtas ng Lord. Marami kabutihan ang ginawa sa inyo. Maraming pagpagaling sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming provision ang ginawa ng Diyos. Pero you put God in a second place. Hindi nyo nilagay ang Diyos na pinakamalaga sa puso nyo. Amen? You're not serious. But there's a time. Kasi, minsan alam mo, hindi natin alam kung ano kasunod. Kala nyo ba, yung gira ay doon lang yan sa malayo. Maapektado tayo. Kung yung Ukraine nga, malayo-layo, ang layo noon eh. Apektuan din tayo. Amen? Yung langis, krudo. Grabe, sabi ko, doble ang halaga. Amen? Pero, sabi ng Lord, I will provide, I will bless those who trust in me. Amen? hindi siya magkukulang because pinakakatiwalaan mo ang Diyos. Amen? Oh, rabaka si kaya mahandari. Oh, kaya dapat alamin mo kung ano ang katayuan mo sa harapan ng Diyos. Amen? Tingnan mo kung anong kabutihan ang ginawa ng Diyos. Alahanin mo mula na makilala mo ang Diyos kung gaano siya kabuti. At ano ang isinukli mo sa Kanya. At ano ang ginawa mong katapatan sa Kanya. Tingnan mo. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa? I really thank God. Thank God for the goodness of God. Praise God. Salamat may Diyos ako na pinakatalwaan ng buhay. Kasi He healed me. Amen? Sa Amerika, maraming namatay dahil sa mga sakit na yan. Walang bida doon. Kahit doktor na mamatay. Kahit scientist na mamatay. Walang nakatago sa Panginoon. Lahat dyan ay pagkilos ng kaaway to kill and to destroy the mankind. Amen? And I really thank God. Nilagyan mo ko ng sakit,
Nilagyan mo ko ng ano, lahat ginagawa ng kaaway. Sabi ko, grabing ginagawa ng kaaway ito sa akin. Dumating sa punto ko, sabi ko, pag umaling ako, pero hindi yan eh. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Mahabag ka sa akin. Balik mong panibagong strength ko. At on the rest of my life, I will serve you faithfully. Amen? Kasi, He wants to destroy everyone para hindi mangyari ang vision ng Diyos. Kaya kailangan alamin mo kung ano ang katayuan mo sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ay totoo. I really thank God. Sabi ko, dako, binibilinan ko na yung mga anak ko. At ano, sabi ko, ito na ang gagawin nyo. Ito ang gagawin nyo. Ito ang gagawin nyo. Pero, grabe ang, sabi ko, ganito pa lang sinasabi nilang madaya ng sakit. Kasi, siguro may edad na ako, no? Sa Amerika, ang dami naman tayo doon. May 500,000. May mga edad dyan. Pero I really thank God because I feel the presence of God. I can feel His love. Naramdaman ko pag-ibig niya that He cares for me. And this, ang pangako is sa buhay ko, nakita ko that I will serve Him. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kasi nakita ko na ang goodness mo sa buhay ko. Hindi mo kami pinagkukulang. Amen? We start everything with nothing. Alam ng ating ano yan. Ng ating mga, this church started with nothing. But I really thank God for His goodness and love. Merong gagawin ang Diyos sa church ito, sa sunod na generasyon, na kung saan kakaibang klase na mangyayari na ang bawat isa na mga generasyon na magmahal sa Kanya ay lalagyan niya at pagkakatiwalaan niya ng kapangyarihan niya na paka-powerful. Amen? Ipagkatiwala niya ang kapangyarihan niya na kung saan sobra pa sa mga nakaraan na naglingkod. Amen? Praise God. Lahat yan ay gagawin ng Diyos. Kasi may purpose yan. Amen? Para sa vision ng Diyos na mangyayari sa mundong ito. Not only in this country of the Philippines, but buong Pilipinas. Kailangan ng Diyos ang kamay at puso ng bawat isa. Kailangan niya ang mga bibig ng bawat isa. Because the time is so short. Ulitin ko. The time is so short. Kasi hindi nyo alam, pwedeng mawasak ang mundong ito. Pwedeng lumindol, makadawasak, magtaganan ka. Magkabagaan ng sasakyan, pwedeng mangyari yan. Amen? Maglalakad ka, pwedeng tatabaan ka ng kung ano. Amen? Pwedeng matalisot ka, babagok ang ulo mo. That's why I tell you, Shiloh, at sa mga bago, habang may panahon pa, paglingkuran mo ang Panginoon ng may buong katapatan. Amen. Paglingkuran mo siya ay hindi ka nagbibilang. Totoo sa puso mo kasi kailangan niyang bibig mo. Lalagyan ng Diyos ng kapangyarihan at wisdom para mailigtas ang mga mahal niyo sa buhay. Para mailigtas ang mga kapitbahay mo. Kailangan niya ang paa ng bawat isa para abutin ang mga tao na nangailangan ng encouragement. Para maipag-pray sila so that they will be recovered in every sickness. Amen? Walang bida sa harapan ng Diyos.
walang bida. Lahat po tayo, kapag tama ang puso mo, ay lalagyan tayo ng Panginoon ng puso na galing sa Kanya. Pipindig muli ang Kanyang kapangyarihan na daloy sa mga puso nyo. At makikita nyo ang kabalaghan na mangyayari sa mga darating na panahon. Kasi ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi ito kwento-kwento. Kumikilos sa ngayon. Nagpapalaya sa mga tao. Mahal niya ang mga tao saan man sila. Basta ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka ng buong-buong puso sa Kanya. Ano ba na ang nangyari sa tahanan mo? May mga problema ka, ikaw na nakakaalam. Magtiwala ka lang, huwag ka mapapagod sa pagsamba, sa pagpuri sa Diyos, magpasalamat ka. Kasi time will come, darating ang time. Kapag nakarating sa nakikita ng Panginoon lahat yan, nangyayari sa buhay mo, walang nakatago dyan. Darating ang time na lahat na panalangin mo dahil naging tapat ka sa Diyos. Dahil kahit anong hirap ay ginagawa mo, darating ang time na ang lahat na panalangin mo ay pupunta doon sa trono niya. At magiging masam yung amoy. Maamoy niya ang mga panalangin mo. Maririnig niya ang panagoy mo, ang iyak mo. Darating ang time, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Darating ang time, He will rescue you. Darating ang time, aayusin niya, babaguhin niya. Darating ang time, pagpapalain ka niya. Sa ngayon, ang iba sa inyo ay may mga provision. Pero hindi nagtatapos yan. Kasi mayroong papapala ang Diyos na sigit pa. May problema ka, wala kang magulang, wala kang nanay, iniwan ka, ano man ang yari sa'yo, inapi ka. Huwag ka manghihina. Kasi ang Diyos nakakaalam ng lahat na yan. Someday, He will show up again. And you'll see the signs and wonders and miracles of God na para lang sa iyo. At makita mo ang pag-ibig ng Diyos na napakalalim. At makita niyo kung paano niya ikaw muli palakasin. Palakasin kaysa dati. Ubukin. Hindi ka nag-iisa. Ano man nangyayari sa iyo, hindi ka nag-iisa. Nandiyan si Jesus, nandiyan ang God the Father, nandiyan ang si Holy Spirit. Alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo. Hindi nakatago yon. Alam niya ang plano niya kung ano mas mabuti sa iyo. To plans to give you hope, to restore you in the future, to bless you. Lahat ay pangako niya yan. May covenant siya. Pangako niya sa buhay ng bawat isa. Huwag ka lang magpago. Palakasin mo lang ang tuhod mo. Ang bibig mo sa panalangin. And you'll see the love of God. Huwag ka manghina. Yes, pwede ka manghina. Dahil sa mga naririnig mo. But ikaw yan, pagdating ng araw, ang harap sa harapan ng Diyos. Ikaw yan. At hindi sila. Akayin mo ang mga nanghihina. Huwag ka sumunod sa agos nila. Magpalakas ka sa Panginoon at akayin mo sila. At i-encourage mo sila doon sa mga nanghihina. Kasi ang nagpapagal sa Panginoon ay someday ka ay kakatipalaan ng Diyos. Sa ngayon, di nyo pa nakikita yan. But you need to do. Kailangan nyong gawin alang-alang sa Panginoon.
Kasi diligtas niya tayo. Binigyan niya tayo ng pag-asa. Pinagaling niya tayo. Lahat ay ginawa ng Diyos. Actually, ambon pa lang yan. Pero kapag naging totoo ko sa Panginoon, makikita mo ang katotohanan na pangako niya na ang covenant niya pala ay totoo sa buhay ng bawat isa. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus, O God. Tayo po lahat ay tumayo. Ituon niyo ang puso niyo sa Panginoon ngayon pa lamang. At doon sa kung saan ay binabawali wala ang Panginoon. Ikaw yan at ang puso mo ang nakakalam. Habang may panahon pa, you need to ask God for a forgiveness. Because God is a merciful to forgive and to forgive. Be honest to God. Lord, here I am. Nagkukulang ako sa iyo. Be honest. Be honest to the Lord. Oh, Ramande, kaila basta karaya. Be honest to God. For He knows and He knows. Ang makikita ng Panginoon ang puso mo. Kahit may takip pa na damit yan. Alam niya kung ano, alaman ang puso na yan. Wala nakatago sa puso ng bawat isa. You want blessing? You want blessing? Go for it. Go deeper in the Lord. Very merciful. Itaas yung mga kamay. Itaas ang kamay. Magsuko. Para yung, bakit natin tinataas ang kamay? Ang kamay niya. To be broken in the eyes of God. Be honest to God. Whatever right now na pinagkaanan mo. Right now, God knows it. Alam niya. Alam niya wala nakatakot dyan. Alam niya kung ano ang hindi mo na ginagawa. Right now, you can say to God, Lord, I'm here. Gusto ko maging kapat malalo. Gusto ko lang pinilipuran ng buong puso ko. Gusto ko may katapatan. Gusto ko na hindi naglalaro sa iyo. Gusto ko ka, Lord, maging ani sa iyo sa lahat ng bagay. Gusto ko mamuhay ng kapat sa iyo. Gusto ko maayos ang lahat sa buhay ko, sa pamilya ko, sa lahat-lahat, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, lahat-lahat. Oh, rabakasi ka na nabakaya, nababaraya. Ikarabasa ka na rin, nababaraya. Alam ng Diyos, may mga puso dito na kung saan. Ibang God, na second place, third place. Sabi ni seryoso, alam ng Diyos yan, God knows your heart. Habang may time pa, have a repentant heart. Right now, you can see that. Be honest to God right now. Oh, rabakasi ka na nabakaya. Hey, karaba, at maging may saunggay. Ano ba ang pinagdaanan mo? God is true. The word of God is true. The word of God is perfect. Oh, rabakaya. Father God, in Jesus' name, Lord, you know God, Lord, with the right reason in the life of everyone, the Lord, God, I pray, my Lord, that to gain mo ang puso niya, Panginoon God, nung pagkasan mo ng kapayarihan mo, Panginoon God, managin, God, increase their faith, God, in Jesus' name, ang sino ba may karamdaman, maging sa online, God, ko, rabakasin ka niya, Lord, Father God, in Jesus' name, God, Lord, you are the great healer.
sa buhay. At kahit ako, ka, Lord, na kung saan ang masakit ka, Lord, ay pinagaling mo, Panginoon God. Lord, pagalingin mo sila in the name of Jesus, God. Pass their body right now in Jesus' name, ka, Lord. God, in that name, ipinitate your healing power from their body to their bones, ka, Lord. Pagaling mo ng sakit, ka, Lord. Manalay tayo ang kapayarihan mo ng kangalingan ng mga buhay. Jesus, God, because you promise, God, you promise in the word of the Lord that you will have those who trust in you, God. You will take them, you will help them in Jesus' name, God. What I mean, Jesus, I mean, like a father, God. Lord, I pray and declare, nakalig sila, nalakas sila kaysa natin, God, Lord. Makaroon ng kapangyarihan mo, Panginoon, na makita sa buhay nila na saan ipakao, Panginoon, sa buhay namin buhay ka at totoo, Panginoon, na pumikilo ang pagkakas buhay totoo. Oh, labakasin ka na nakaraya dahil po, Jesus, dahil po, Holy Spirit, right now, you are there everywhere, you are there everywhere. Pagin mo sa online, you are there, O Lord, na kung saan pumikilo ka, pumikilo sa kapangyarihan mo, pumikilo sa pag-ibig mo, thank you, ka, Lord. Those who are discouraged, God, but not to be discouraged. I pray, God, Lord, right now in Jesus' name, O God, never to come your hands over them. In Jesus' name, go, Rabakasi, Kalalama, Kariya, no more discouragement, that there will be a grace, God, Lord, of praying you, God, Lord, that we will come to in Jesus, some way the mountains of God. I declare, Lord, the peace and joy, God, where all the glory to you, God, in the name of Jesus, God, bring back, God, Lord, again, the fire of the Spirit of God, open the light of God, once again, in Jesus' name, not step back, let God, in Jesus' name, not step God, help them, God, because it is in front of the promise of God, open your life. I declare that their faith to God will be increased. I declare na wala ang hindi isa sa kailan manghihina, O God. Kundi lalakas sila kaysa dati, O God. I declare the power under the authority of Jesus, O God. Ipalaalam mo sa kaila, O God. Nabilog kang kapangyarihan as they declare your words, as they declare the name of Jesus, O God. The power of God will be restored in their life, God. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Jesus, O God, for your faithfulness. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Thank you, Jesus. I declare lahat na nagpapagalong ako. Lahat na nagtitiwala sa iyo, God. Lahat naging tapat sa iyo, God. Lahat, Panginoon, nagtigay ng buhay nila, God. Your life will never be the same again, God. You will see the goodness, God. You will see the works of the Spirit of God over the life. Hindi sila nag-iisa. Lord, thank you, Holy Spirit. Their inner being, God. There's a new spirit again, God. Mayroong Espiritu mo, Panginoon, na nilagay ka sa kanila, O God, na kung saan lalakas sila, malakas, malakas, at hindi sila nangihihilang because the fire of God sa puso nila, O God, ay nadyan na nilagay mo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, O God. Thank you for your faithfulness. Thank you for your deepest love, O God. Thank you for healing our body, O God, Lord. Thank you, God, that you restore our strength, O God.
restoration will be coming to every one of them. Those who are lost will be restored. You will give them hope again, God. Father God, thank you, Holy Ghost. Glory to your holy name. Glory to your holy name. Glory to your name, O God, Lord. Di kaya namin, Panginoon. Suplian. Utumpasan ang lahat ng ginagawa mo, O God, sa buhay na. Thank you for your blessings, Lord. Lahat, Panginoon, binideklara ko, Panginoon. Lahat na may panalangin. Lahat may binigay sa iyo, Panginoon, God. I declare, O Lord, that you're gonna reply, O Lord. You're gonna reply. Your promise to them, O God, I pray. Lahat na panalangin ka, Lord. Amen, Lord. The prayer request. Every desire, O Lord. Hindi mo sila titiguin, pero God. Hindi matin-response ka sa kanila, Panginoon ka. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for your mercy. Thank you, God, Lord, for we are your loving children. We love you, God. We always honor you, God. Salamat sa katapatan mo, God. Despite, God, Lord, na marami ang mawala ng pag-asa, God. Salamat sa katapatan mo, God. Oh, bakas, thank you, Jesus, God.